Hello mga ka-service, mga kaibigan, guys, sa magandang gabi sa ating lahat. Meron na naman tayong bagong content mga kaibigan, kaya bago natin pag-usapan yan, intro muna. Yo mga ka-service, kaibigan, dito na naman tayo. Welcome sa aking munting channel. Victor Gilburion po at your service. So mga ka-service, ang topic natin ngayon ay nabanggit ko na kanina, kung papaano kung paano malusutan kapag ikaw ay pinipikot ng magulang ng iyong nililigawan. So umpisa na natin guys, mga ka-service. Nung araw kasi, mga ka-service, mga kaibigan, nangyari sa akin po yan. Nung kasing nasa probinsya pa ako, dalawa kami nung pinsan ko . Mayroon kaming nililigawang dalawang magkapatid. Ayun nga, napasagot nga namin. Tapos, uso kasi sa probinsya, sayawan sa gabi, tapos pagka uwian na, hinahatid namin yung mga chicks, kaibigan. Hinahatid namin ng madaling araw, kaso hindi kami nakatulog gawa ng nalibang sa kakukwentuhan. May nakakita sa amin na kamag-anak nila, kaya sinumbong dun sa magulang na kami daw at saka yung mga yung anak nung kamag-anak na nagsumbong, nakita niya, nagkukwintuhan dun sa may damuhan. So nangyari, negative kagad, kaibigan, kaya humantong sa pikutan. So ngayon guys, ito ngayon yung ibig kong sabihin. Ito yung pamamaraan ngayon, kaibigan, kung paano tayo makakalusot dun sa pamimikot magtik ng mangyari. So ganito nangyari, kaibigan. Yung nalaman ng mga magulang ng babae na nakita kami dun sa may damuhan. Pero wala naman nangyari, kaibigan, kasi nga mag-umaga na . Kaso siyempre nagduda na yung mga kamag-anak, kaya sinumbong yung sa nanay. So nangyari, nung mga siguro nangyari yun mga alas 5 ng madaling araw, mga alas 11 ng tanghali, tinawag na kami ng magulang. Tinawag na kami at kakausapin daw dahil sa nangyayari. So ayan na, kaibigan. Ay, di naman pwede na. Hindi mo yan pupuntahan kasi tagilid tayo dyan, kaibigan. Kapag hindi mo pupuntahan, baka sa barangay tayo hanapin yan. Kaya ang ginawa ko, siyempre pinuntahan na namin. Nung nandun na kami, kasama ko rin yung pinsan ko, nandun na rin yung nililigawan namin dalawang babae sa aking nanay. Yung tatay, parang nakalimuwala yata yung tatay, pero yun yung galit na galit yung tatay . Yun yung nagpapakita ng gulok . Nakatakot, kaibigan, mga service So, pero hindi ako natatakot sa mga ganun kapag huwag mo lang itaga, kasi yung yari tayo doon. Ganun-ganun lang ha, okay lang yan. So ayan na, andun na kami. Nagharap-harap na kami, kaibigan. Agad-agad. Pero bago yun, bago kami pumunta doon sa bahay na yun, sinabihan ko na yung pinsan ko. Sabi ko, pinsan, relax ka lang. Ako bahala rito. Pag wala akong sinabing magsalita ka, huwag kang magsalita, pinsan.
So, sa mga tuwid, akong bahala. Managot. Wow! Yan na. Di pabungad agad, galit eh. Kaibigan, mga kaservis, pabungad agad nung nanay, galit. Oh, ano, ano to? Ang nangyari nito, nakita na kayo doon, ganyan. Hindi pwede yan, sabi. Sabi nung nanay, hindi pwede yan. Pag-usapan na natin to, hindi na papayag yan. Ako naman, relax pa rin na sumasagot. Tumi-discarte. Na-discarte lang yan, kaibigan. Hindi, ayan na. Di, pinababayaan ko muna siya, kaibigan, na magsalita na medyo galit kasi huwag mong salubungin. Hayaan mo muna siya. Di, ayan na. Galit siya eh. Hayaan mo muna. Magsalita. Makinig ka lang. Tandaan mo yung mga sinasabi niya. Siguro maya-maya konti kasi hindi naman nung sumasagot kasi galit eh. Eh maya-maya konti. Siguro naibsan na yung galit niya. Eh bumaba na yung boses niya. Nagtanong na siya ngayon. Sabi niya, oh, ano to, Victor? Anong action mo dito sa nangyayari na to? Sabi ko, po, sa totoo lang po, oo nga po, totoo po nangyari yun na nandun kami. Kasi hinatid namin yung isang kasama namin ho eh. Tapos nung katapos kami hinatid, ay, hindi na kami natulog kasi ano, mag-uumaga na rin eh. Pero sa totoo lang po, wala naman pong nangyayari eh. Kasi hindi naman kami ganong klaseng lalaki eh, mapagsamantala. Makikita nyo naman sa ugali namin no eh. Kung ganong klase kaming tao, mapagsamantala eh. Sabi naman niya, ay, hindi na pwede. Sabi nyo nanay, hindi na pwede. Kailangan pag-usapan na natin to kasi malay ko ba kung anong ginagawa nyo. Hindi namin alam kung anong nangyayari. Hindi na pwede. Kailangan tawagin nyo yung mga magulang mo at pag-usapan natin to nang matapos na ito. Sabi ko naman, ay, po, pwede lang po ba na sa pagkakataong ito eh, ako lang muna ang sasagot sa mga tanong nyo kasi kung yung magulang ko po eh, bali yung tatay ko kasi wala dito eh, nasa Manila eh. Tapos yung nanay ko, eh, masyadong mabait kasi yung nanay ko, hindi niya ho alam kung paano i-handle yung mga ganitong sitwasyon eh. So, bali wala ho siyang alam sa mga ganito eh. Kaya, kung pwede po, ako na lang pong sasagot sa mga itatanong nyo. Ganun ba? Oh, sige. Ayan nga. May nangyari man o wala, basta hindi na ho papayag dahil di ko alam talaga yung totoo. Kung ano yung totoong nangyayari. Basta, gusto ko, pag-usapan natin to para matapos na to at nang mapalagay na kami. At mapalagay na rin kayo, ang mga anak ko. What? Sabi ko, wala namang problema niyan. Uy, kung ang tinutukoy nyo ay pananagutan namin yung nangyayari na yon, wala namang problema, handa naman po kami. Dahil nililigawan namin ng iyong mga anak dahil mahal namin. Wow! Wala problema, pero meron na akong konting sasabihin para sa sitwasyong ito. O ano yun? Kasi ho eh, sa panahon ngayon, handa naman kami ho na pananagutan kung ano bang gusto nyo. Handa naman namin harapin kung anong gusto nyo. Kaso nga lang po, sa panahon ngayon, bali ganito po, madam eh, example lang po. Sa sitwasyon po namin kasi ngayon eh, medyo tagilid eh. Anong tagilid? Ganito po ang ibig sabihin niyan, madam. Parang bumabiyahe tayo. Kumbaga isang barko na bumabiyahe. Tapos,
alam naman natin, alam ko na ang dala naming diesel o krudo para sa biyahe, pagbiyahe ng barko natin ay hindi sapat. Kumbaga, hindi tayo makakarating sa destination natin hanggang sa kalagitnaan lang tayo. Kasi sa panahon ngayon, oh, madam, biglaan ho ito eh. Kumbaga, iyan lang po ang kaya namin. Pwede tayong bumiyahe, pero hindi tayo makakarating dun sa ating paroroonan gawa ng hindi naman sapat ang ating panggastos o ang ating preparation para dun sa paglalakbay na yon. Kaya halimbawa yung diesel po natin hanggang kalagitnaan lang po, yung pagkain natin hanggang kalagitnaan din po, hindi sapat na budget para tayo makakarating dun sa ating destination. So sa makatuwid ho, madam, sa sitwasyon ngayon dahil biglaan, wala tayong sapat na halaga o preparasyon para bumiyahe tayo sa ating paroroonan. Kaya kung sa akin, pwedeng bumiyahe, pero paano, hindi naman tayo makakarating. Ngayon po, ang itatanong ko lang po sa inyo, papayag po ba kayo na ituloy natin ang biyaheng ito na alam naman natin na hindi tayo makakarating sa ating paroroonan hanggang sa kalagitnaan lang tayo? O kung papaano naman ho, kung sa kalagitnaan ng laot tayo, mauubusan ng ating mga budget, ano na hong gagawin natin? Papaano na ho yan? Kaya pare-parehas tayo mapapahamak sa gitna ng laot. Kaya bakit ho sasadyain natin na gawin ito, na desisyon na ito? Alam naman natin na wala naman magagandang patutunguhan. So maganda na lang siguro ho, kung mamamarapatin nyo, bigyan nyo kami ng sapat na panahon para sa preparasyon sa ating biyahe na ito, at nang makarating tayo sa ating paroroonan nang walang abirya, o may sapat na tayo o preparasyon para sa biyahe na yon. Siguro sa ngayon, masasabi ko, wag lang muna natin ituloy ang ating biyahe na ito dahil alam naman natin na hindi ito magbubunga ng maganda. Kaya kung kayo po ba'y tatanungin, ituloy po ba natin itong biyahe na ito? Alam naman natin na walang kinakantungan na maganda. Kayo po, sabi naman yung nanay, siyempre hindi na ituloy dahil walang kasiguraduhan. Pero ang gusto ko, pag-usapan natin ng maigi ulit yan, ha? O sige po, okay lang po, pag-usapan natin ulit kung sakasakali mayroon na kaming sapat na pang-prepara para sa biyahe na yan. O sige po, madam, yan lang muna ang may sasagot kong sa ngayon. Hindi pa sapat yung biyahe, hindi pa sapat yung preparasyon natin, kaya uuwi lang muna kami. So sa makatuwid, mga kaibigan, nakauwi kami sa ganong diskarte, mga kaibigan. Kaya basta pag napikot ka, kaibigan, ganun lang gawin mo, diskartian mo, ganun gawin mo kapag napanood mo yung video na to. O sige, yan muna, kaibigan. Sa susunod, baka mayroon pa tayong muling diskarte na may share. O sige, salamat. Thank you, stay safe. Advance Merry Christmas. Magandang gabi sa ating lahat. Mapagpalang gabi. Okay, bye-bye.